Magandang araw po sa ating lahat. Ito ay magpapasimula sa bagong chapter ng ating pag-aaral ngayong araw na ito at no life by death. Okay, ang pamagat po nito o tema po nito ay Hungering for God's Word. Okay, natapos po na natin yung pag-aaral natin, serye ng chapter 1 at sa chapter 2 na po tayo ng Book of Peter. Okay? At ito nga po ay ating pag-aaralan ngayong umaga sa mga susunod na linggo. At mangyari po na tayo ay muli na magbasa ng salita ng Panginoon at inaanya ko na muli kayo tumayo at ating pong basahin ko ng sabay-sabay at ating marinig ng ating mga ibang mga nakasama sa record. Sa verse 1, sabi ko dito, kaya nga kalikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa mananampalataya hanggang makamtanin niyo ang ganap na kaligtasan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasanan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na po kayong mapo. Ngayong umaga po ay ating po tatalakayin ang patungkol po sa natawag nating desiring the word. Pagnanais po natin. Desiring or longing for the pure milk of the word. Okay, yun po yung ating tatalakayin sa susunod na mga linggo. Ito po ay nagsisimula po dito yung paghahangad natin na makilala ang Diyos. Okay? Pursuit of God starts here. Hindi ang paghahangad natin kay Christ. Ito rin po nagsisimula. Pagkabuhaw natin o pagnanais natin sa salita ng Diyos. At kung gusto niyo pong malaman ang kalooban ng Diyos, dito rin po magsisimula yung desire sa salita ng Panginoon. At kung gusto niyo rin po na malaman ang kaisipan ni Kristo, dito rin po magsisimula ang lahat ito. Kaya kung babalik po tayo sa pinakapundasyon, okay, sa lahat ng prime issue, mahalagang issue sa ating buhay, patungkol po sa totoong godliness, kabanalan, spirituality, ang lahat po na ito ay makikita po natin ang marka ay yung mayroon po tayong pag-ibig o nagagalak tayo sa katotohanan ng Diyos. Okay? So diyan po, malalaman po natin yan. Okay? At ayon po nga sa sinabi ng Panginoon, dito, mabigat po itong binanggit ng Panginoon sa mga parisayo at mga Hudyong kausap nila noon. Na nagsasabi sila daw ay anak ni Abraham. Pero masaklap po sa John 8:44 ay sinabi, hindi, ang Diyos ang iyong ama, hindi ang Diablo. Paano nyo malalaman na sila sa Diyos? Ano sabi ng Panginoon? Ang sa Diyos ay ano? Nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa kausap niya, dahil dito, hindi niyo dinidinig sapat kayo hindi sa Diyos. So, ang marka, ang patunay na kayo anak ng Diyos, ay ano? Nakikinig ng salita ng Diyos. Sa Grego po, ang term na hear, ay pakikinig, ay nag-i-imply ng pagsunod. At yan po rin sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang kausap naman niya dito yung mga alagad. Kanina sa John chapter 8 ay yung mga Hudyo na nag-claim na sila anak din ni Abraham. Ibig sabihin, Hudyo din sila. Anak sa pangako. Okay? No. Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. So, hindi talaga sila sa Diyos. Okay? Pero ngayon, tingnan nyo ha. Ang mga alagad naman ang kausap niya. Okay? Sa apero po ito. Ano sabi niya? Kayo'y aking mga kaibigan. Okay? Merong magandang relasyon. Bakit? Kung gagawin ninyo ang mga bagay na aking sinuutos. Ganyan, ang kaibahan, ang totoong mananampalataya ay nakikinig ng salita ng Diyos. Okay? At itinuturing kang kaibigan na pag sinusunod mo ang salita ng Panginoon. Maliwanag po ba? Eh, yan po ang kaibahan.
See, at binanggit din po ni Pablo, at ito yung ating i-discuss dito, yung the desire of the heart of a believer, ito po yung nilalaman ng puso ng mananampalataya. Sa Romans chapter 7, ang background po niya, yung sinasabi nga ni Pablo, meron siyang gustong gawin, pero hindi niya, no, magawa. Kung yung ayaw niya, ang siyang nagagawa niya. Pero sabi niya dito, sa Romans 7:21, sa kaibutura ng kanyang puso, okay? Sapagkat ako'y nagagala sa utusan ng Panginoon ayon sa pagkataong loob, the inward man. So, sa totoo lang, hindi perfecto ang isang Kristiyano, pero deep inside, yung inner man niya, meron siyang ano? Desire. Tama niyo yun? Pero yung mga hindi pala ng pala, walang desire. Tama niyo? Kaibahan. So, yun po yung ating tatalakayin ngayon makita natin. At maging si Job, kinali niya si Job sa Old Testament, no? Ano sabi niya? Ano sabi ni Job? Sabi niya, Job chapter 23 verse 12, sabi, ako'y hindi humihiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Akin pinagyayaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit sa aking kailangang pagkain. Ang ibig ko niya sabihin, gusto pa niya na ma-expose, okay, kumain o makinig ng salita ng Diyos kaysa sa mga physical na pagkain. Ayan. Alam natin tayo sino hindi kumakain sa isang araw. Ilang beses tayo kumain? Tayo mga Pilipino. Dahan, merienda, pangalina, merienda, pagkunan. Baka may midnight snack pa kayo. Okay? Ang sabi ni Hu, mas gusto pa niya na kumain o magbasa, mag-aral na salita ng Diyos kaysa sa mga physical. Okay? So, kaya nga po, ay, kung kayo'y nagugutom, ako, masama magutom, masakit ang tiyan ko, hindi yung ulo ko. Bakit? Ganoon din po tayo, dapat mayroon din po tayo desire na makinig, magbasa ng salita ng Panginoon. Gaya ng kanina, binasa natin ng aking asawa sa Psalms chapter 1 verse 2, sabi niya, ano yung makikita natin na ugali o character ng isang godly man, sabi niya, asasaan ang kanyang kaligayahan, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa sa kautusan ng Panginoon. Hindi siya nakikitambay, diba? Kusang saan, kundi ang kaligayahan niya ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya ay nagbubulay siya araw. So, yan po ang katangian ng mga totoong mananampalataya. Natutuwa siya, ang kasiyahan niya ay ang salita ng Panginoon. At kung makikita din natin sa sulat ni David na siyang sumulat ng Psalms 19 verse 10, sabi niya, mga pinipitang higit kaysa ginto, oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pupitan. Sa wikang Ingles, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Ngayon, sikat na sikat si Carlos Yulo. Double gold. Sabi na iba'y sana all. Bakit? Dahil pera? Tama? Pero ano sabi ni David, ano ang kanyang kayamanan? Ay ang salita. Okay. Noong aking binabasa ito, saan nga ba? Lalo pag nanalo ka sa Olympic, okay? Talagang sikat ka, tapos may premyo pa, di ba? Laki. Pero maraming tao gusto yun. Okay. Pero sabi ng Panginoon sa Matthew 16:26, di ba? Ano mapapala mo? Makintan mo ang yaman ng buong mundo. Papahamak naman ang iyong kaluluwa. Eh, baliwala. Kaya, para kay David, napakahalaga sa kanya, bagamat makita natin siya ay hari, every time na nananalo siya, ang dami niyang ginto na nakakamkam, di ba? Tagumpay din yung victory pag nananalo, tama?
Pero para sa kanya, mas mahalaga ang salita ng Diyos. At hindi lang yun, yung kanyang treasure, meron nga bang ipinya sa talata na ito, ay sa Psalms 40, okay? Masabi dito ay, aking kaluguran sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. I delight to do thy will. Okay? Yan po ay makita natin sa Psalms 40 verse 8. So makita po natin ang greatest treasure ni David ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. At ang greatest pleasure niya o kasiyahan niya ay ang sundin ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. Aking dalangin ay sana'y maging ganun ang iyong desire. Hindi tayo, pag magsabi nga ay isang inspirasyon si Carlos Yulo para sa ibang mga tao. Paulupas, gagayahin mo ba yung mga anak ninyo? Pag gagawin nyo bang Carlos Yulo? Baka magkanda, bali-bali ang buto nun. Okay? So instead na dalhin nyo siya sa gymnastic, boxing, or whatever, para makapag-ito niya, turuan nyo ng salita. Yun pong gusto kong bakit ako natin dito. Maliwanag po ma? Wala pong lahat, hindi lahat ay merong kakayanan. Kita nyo nga, ngayon nga lang tayo naka sa loob ng sandaang tuunin, ngayon lang tayo nagkaroon ng gipo doon. Last time si Hidilin at ngayon nga si Yulo. Ilang porsyento yun? Pero ang salita ng Diyos ay pwede natin yan ipamana at yan ang talagang magiging kasiyahan katulad ni Haring David. Kaya makikita po natin dito sa sulat ni Haring David, okay, ang mga kayamanang mga patutuo niya na makikita natin na mahayag, lubos, na makikita natin ang malawak na sinabi niya tungkol sa pagiging kaligayahan niya o to the delight of the Word of God sa Psalms 119. Madami po ito at nakakatuwa po at pagkawa itong ginagawa ko po ito, tatlong beses kong ginawa, nawawala sa aking tablet. Nawawala. Anyway, mahalaga naman na paulit-ulit, okay lang din naman. Okay? At napakaganda po ito, sabi ay sa Psalms 119 verse 16, sabi, ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kakalimutan ang iyong salita. So, ang kaligayahan talaga yung mga palatuntunan ng Panginoon, yung mga salita ng Panginoon. Di ba? Napakaganda. Eh, pamaya na lang. So, minsan hinahanap natin ang ating kaligayahan kung saan-saan, giving party, yung mga tambayan kung saan-saan. Pero si Haring David ay makita natin ang kanyang kaaliwan ay ang salita ng Panginoon. Sabi pa niya sa verse 24, ang mga patutuo mo naman ay aking mga kaluguran at ang aking tagapagpayo. Makita niyo ang salita ng Panginoon ay magiging kaluguran niya at ngayon din ay siyang nagiging tagapagpayo niya. Okay? So ito po'y napakaganda talaga na gamitin natin ang salita ng Panginoon sa pagpapayo. Okay? Hindi lang yung ating karanasan, okay? Hindi yung salita ng Diyos. Okay? And then sa verse 37, sabi, payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya'y kung kinaaliwan. Okay? So talagang yan yung magiging gabay natin sa ating mga landasin sapagkat yan ang magbibigay ng kaligayahan talaga sa amin. Okay? And then sa verse 47, sabi ko, at ako'y maaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Okay? I will delight myself in thy commandment which I have loved. Talagang mahal na mahal niya ang salita ng Panginoon. At dahil doon, ay nasisihan siya. Parang itong love letter, nakatanggap ka na ba ng love letter? Si Hillary, hindi si Hillary, si ano na? Yo, baka matamalik. Diba, pag meron kang love letter, sarap-sarap basahin, di ba? Okay, baka sa ako matamalik. So, yun yung pumakita natin, no? Isang kaaliwan ito, okay? Na talagang makatanggap tayo ng sulat, okay? Mula sa Panginoon at iyon ay nagiging personal mo. Okay? And then sa verse 72, sabi niya, ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti
sa akin kaysa sa libong ginto at pila. Ito ulitin natin ulit, di ba? Mas maigi pa nga ang kautusan na galing sa Panginoon kaysa sa libong-libong ginto at silver. Di ba? Sa Olympic, may talian eh. Number of gold, pag marami ka gold, kahit konti silver, paramihan ng gold eh. So parang ano, 100 plus yung ano eh, USA, di ba? Pero 42 ba lang something, o basta nasa ano lang, ang gold nila, tama? Pero makita na siyempre, tuntuan sila. For ilang years sa Olympic, ay lagi silang number one. Parang karangalan yun, di ba? Tayo nga, dalawang gold, dalawang bronze, tuntuan na tayo eh, tama? Pero tingnan nyo ito, tingnan nyo ito sa larangan ng salita ng Diyos. Kahit hindi tayo Olympian, kahit hindi tayo kasama, at lagi sabi natin, hindi tayo laging nasa medal, tali ng medal. Okay. Ang napakahalaga po ay yung salita ng Panginoon. Sabi ni Ari David, mas maigi pa ito kaysa sa thousands of gold and silver. So, habang nababasa niyo ito, kung tayo naiingit kay Carlos Yulo sa mga Olympian, kung ikaw ay may salita ng Diyos, magpasalamat ka at kung ikaw ay mananong talaga. Okay? At sabi pa niya sa verse 92, sabi niya, kung ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay na sana ako sa aking karamdam, akadalam na din. Alam niyo, kung mayroon ang isang mananampalataya, dumarating din yan yung mga karamdaman o pagkadalamhati. Nade-depress ka o nalulungkot ka. Pero ano yung nakita niya? Ano naging antidote o naging kanyang medicine? Ayan o, ang salita ng Panginoon. Ay, napakaganda po na nagbubulay tayo ito araw at gabi. Kasi alam niyo, ang ginagawa ni Satanas ay pasukan tayo ng mga kasinungalingan, kaya kayo nade-depress. Nagdadalamhati. Kasi ine-entertain ninyo ang mga kasinungalingan at pandaraya ng Diyos. Pero sabi nga dito, kung di ang kautusan mo'y naging aking kaaliw, kung hindi siya nagpapasa ng Biblia at doon siya'y naaliw, sabi nga matay na sana ako, na-depress na siya. Maring nagpakantay ko sa'yo, yung iba nga ganun, papakamatay. May isang malaking issue ang isang babang mananampalataya. Pwede bang magpakamatay? Okay. Hindi ko sasagutin. Okay, pero tingnan niya. Sabi niya dito, para maiwasan mo ang depression, sakit. Kasi sabi nila, mental health to yun. Tama ba ako? Psychologist ka. Pero ang malaking tulong yan, no? Ang salita ng Diyos. Okay? Sana'y makita niyo po yan. And then, makita natin dito sa Psalms 97 verse 1 hanggang 3, sabi niya, o, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw, sa maghapon, ang siya kong iniisip. Kita niyo? Kasama po sa tuwi na yung kautusan, sabihin, hindi lang sa umaga, habang tatrabaho ka, ano mo ginagawa mo, kasama niya. Kaya ako'y dumudunog ng higit pa sa kaaway. Kaya kung merong kaaway, makalino ka doon, hindi ka niya maluluko, magadaling niya. Sa lahat kong mga guro, even yung mga teacher mo, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Kaya pag pinapractice niyo po ang salita ng Panginoon. Ako, sa aming magkakapatid, ako pinakamahina, B.O.B.O. ko, sabihin ko sa inyo, magagaling mga kapatid ko, mag-usap. Wala nga akong honor eh. Okay. Eh, pero ako nakatanggap ng medalya. Okay. Pero alam nyo, nung nag-aaral na ako ng salita ng Panginoon, nung nag-aaral na kami sa administrator's training ng ACE, ang tawag sa akin ng mga kasama, man of wisdom. Madali yung matutunan, maintindihan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay? So, yun po yun. Nakakapagpahunong talaga sa iyan. Kapag ikaw ay punong-puno ang iyong kaisipan ng turo ng Panginoon. At sabi niya sa verse 100, sabi niya ang taglay, kung karunungan higit pa sa matatanda,
pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Kapag talagang pinapractice niya yan, marunong ka pa, di ba, misa ng mga matatanda ayaw mo pa niyan. Marunong ka pa, ako na papanda, papunt. Ikaw'y papunta pa lang, ako'y pauwi na. Ganyan din sabi ng matatanda eh. Eh, namuhay lang sila sa tradisyon, hindi yun sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, di ko gustong matutunan ang ugaling masasama. Ang ngayon ko ay masunod ang iyong sinalita. Eh, maliwanag po yun. And then sabi niya sa verse 102, sabi, hindi ako nagpapabaya sa utos mo at tuntunin pagkat ikaw ang guru ko na nagtuturo ng halalim. Talagang makaintim siya, nakikinig. Nakikinig siya. Asa si Dylan, sabi doon niya, si Teacher Diyosa, Teacher, next week, makikinig na. Maganda din niya. Nakikinig. Pag may nagtuturo, nakikinig. Di ba? Tutulong ka talaga. Okay? O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa tulot, lasa nitong tinataglay. Very sweet talaga, di ba? Masarap, hindi mapait. Diba? At sabi niya sa verse 111, sabi niya, ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana. Okay? Magpakilanman. Kaya sila ang kagalakan ng aking puso. Okay? Thy testimony have I taken as an heritage forever. Di ba tayo mga Pilipino may kasabihan, ang tanging may pamamana ko yan, ano? Edukasyon. Tama ba ba? Ay, yung iba walang papaaral. Pero ang salita ng Diyos, libre po ito. Magbasa ka. May Sunday school nga tayo. Libre pa rin. Di ba tama, no? Di mo, walang tuition. Yan, maganda na. Sabi sa Biblia, turuan mo ang bata hanggang palipang. Proverbs 22 verse 6. Kaya mga anak, mga magulang, this is a challenge. Okay? Paturuan mo ang bata pa at ito ang iyong ipapamana. Magpakilanman. At sabi nga, for they are the rejoicings of my heart. Okay? So, si Mrs. ay meron ng ipapamana sa aking ato. Ako naman ipapamana ko sa salita ng Diyos. Importante po yan. At yan ang pong aking desire sa aking mga anak, matigilan sa aking mga anak, pagiging sa aking ako. Okay? Ang salita ng Diyos. Kahit hindi po siya nakakaintindi pa, mahalaga po yung masanay na siya na pumunta sa Diyos. Kaya ako yung naiiyak pag hindi siya nakakaintindi. Maging masanay ka. Okay? Na makinig sa salita ng Panginoon. And then sa 130, sabi niya, ipinagtatanim ko sila ng may salawahang pag-iisip, ngunit ang iyong kautusan ay ihihili ko. Alam niyo, may mga tao na sa ibang ano ay double-minded. No? Na may mga iba yan, mga nagdadalawang isip eh, di ba? Kung magsusunod ka o hindi. Pero yung salita ng Panginoon, hindi mo na magdadalawang isip ka. Kung hindi, talagang mamahalin mo ang salita ng Diyos. Okay? And then sabi po po siya sa 127, sabi niya, kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. Hindi lang basta, di ba meron ang ginto ay merong mga karats pa, di ba? 18, 24, di ba? Ito yun eh. Hindi basta pipityugin, hindi gold-plated ha. Higit pa sa dalisay na ginto. Tingnan. Kaya napakaganda pong talagang ipamana ito. Ay, naalala ko merong ibinigay sa akin ang imang po sa quintals ginto. Di ba? Mara talagang paglalo na galing sa Saudi ang magulang kong ginto ang ibinigay nila. Tapos yung iba naman, pigmamalaki pa yung ginto. Parang ididispe sa titik. Di ba? Pero alam mo natin. Hindi yan ang magandang pamana. Kita nyo? Kapasin nyo? Laking ginto. Hindi yan po ang aking ninanais. Okay? Ang mahalaga po ay yung salita ng Panginoon at yun yung ipapamana mo. Okay? And then sa 157 at 159, sabi niya, dinidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo. Buhayin mo ko ako o Panginoon ayon sa iyong kagalakan. Okay? So, nakakasigla po talaga, nakakabuhay po. Okay?
yung salita ng Panginoon, quicken me, O Lord, according to thy loving kindness. Isang dumarating tayo sa yugto ng ating buhay na maramlay tayo. Diba? Kumaraan niya. Pero alam niyo, ang nagbibigay buhay, nagbibigay sigla sa iyo, ay ang salita ng Panginoon. Sabi pa niya sa 167, sinusunod ng aking kaluluwang yung mga patutuo at iniibig kong maina. Okay? So my soul had kept thy testimony and I loved them exceedingly. Okay? Ito yung pagmamahal niya sa salita ng Panginoon. Ito po yung katangian ng totoong mananampalataya. Ano man ang nangyayari sa kanyang buhay, nasasabik siya at nagmamahal sa salita ng Panginoon. And then sa 174, sabi niya, aking pinagbigyan ng iyong pagliligtas, O Panginoon, ang iyong kautusan ay aking kaliwa. So dito po makikita po natin, sapagkat matatagpuan natin ang daan sa kaligtasan sa magitan ng salita ng Diyos. Tama? Faith comes from hearing, hearing the word of God. At dito makita natin sa salita ng Panginoon, ipinangako ang Mesiyas na walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Kaya napakalat na. Kaya sabi ko sa inyo, nung pinagbubulay-bulayan ko ito, pinag-aaralan ako, bakit? Gusto, mas nanaisip pa niya ang kautusan ng Panginoon kaysa kayamanan ng mga dito. Okay? Kaya sabi nga, sa Matthew 16, kasi sabi, ano mapapala ng tao, makamta niya ang kayamanan ng buong mundo. Hindi na yung mga gold medal at mga peso o kondominium o kotse. Kung mapahamak naman ang iyong kaliwa. Kasi niya, I have longed for thy salvation, and thy law is my delight. Tingnan. Ay mga kapatid, no? Ito ay paulit-ulit, over and over again, na ito yung pinakapundasyon na katotohanan that one who belong to God has a delight in His word. Intindihin niyo itong mabuti yan. Kung talagang sabi nga kanina, hindi lang tayo naniwala sa Diyos, believe, we belong to God. Talagang mananampalataya tayo at isa sa mga katangian niya ay nalulugod siya, natutuwa siya sa salita ng Diyos. So, hindi boring sa kanya ang magbasa, pakilip ng salita ng Diyos. Paliwanag po ba? Maring sabihin nyo, Pastor, eh, kasi naman ang salmis o kaya si David ay siya spiritual. Kaya niya nasabi ang nagagawa niya. Okay. Tingnan nyo yung last verse. Ito po yung last verse ng 119. Ano sabi niya? Ako'y naligaw na parang tupang nawawala. So, hindi rin perfecto ang kanyang buhay. Naliligaw din siya. Kaya ang totoong mananampalataya, by the way, ay tupa ha. Tupa yan. Hindi kambing na naging tupa. Karamihan ng elect ay tupa. Naliligaw din siya ng landas. Sabihin, hindi rin siya perfecto. Katulad nating tao, hindi rin tayo perfecto. Pero sa niya, hanapin mo ang iyong lingkod. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. Sapagkat hindi po pinakalimutan ang iyong mga utos. So sa kabila ng kanyang pagkakamali sa buhay niya, deep inside sa kanyang puso, hindi niya nalilimutan ang salita. And I hope ganyan din po. At ito din po, mga kapatid, ay parallel o kaparehas din siya na sinasabi sa Romans chapter 7 verse 22 na sinasabi ni Pablo, sapagkat ako'y nagagalak sa utusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Okay? I delight in the law of God after the inward man. Ayan. Anong naranasan ni Pablo nung sinabi niya? Meron siyang gustong gawin na hindi niya magawa. At yung gusto niya ay hindi niya magawa. Yung kasalanan na ayaw niya, pero dahil sa flesh, nagagawa niya. So, hindi siya perfecto. Katulad ng salmist na ito. So, makita ko natin dito, yung salmist, okay, at si Pablo, masumulat ang Romans,
ay kapares din nating tax na iniligtas dahil sa biyaya. Pero alam niyo ba ang sikreto? Okay? Kung bakit nagising ang matagumpay sa kanyang buhay, kung San Luis and the Apostle Paul na sumulat ng Romans chapter 7, alam niyo ang sikreto? It is His delight to love God. Lahat ngayon, hindi tayo perfecto. Pero para kayo magtagumpay, lumanang karanasan sa buhay, meron kayong desire to delight in the love of God. Hindi nyo kinatatamaran. Hindi kayo nabuburi. Hindi kasiyahan nyo ito. Sabi nga ng isang Chinese, no Bible, no breakfast. Okay? Kung magadisiplina niya sa sarili niya, hindi siya kakain hanggat hindi siya nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ngayon, balik tayo dito sa ating pinaka-texto. Introduction lang po yun. Okay? Naman ako. Ano sabi po dito? Sa 1 Peter chapter 2, gaya ng mga sanggol ng bagong panganak. Ay, parang si Sammy. Okay? Naisin nyo ang gatas na walang daya na upol sa Espiritu upang sa magitan nito ay magsinago kayo sa ikaligtas. Pagaya daw, as a newborn babe, desire the milk, a sincere milk of the word, that you may grow thereby. O dito po makikita natin, iintindihin natin ang napakalawak at napakahalaga na katuruan tungkol sa idea na nagagalak sa salita ng Panginoon. So pupunta po tayo sa pinakamalalim at mayaman na salita ng Panginoon at kung bakit dinanais ni Pedro sa kabila ng mga naranasan ng persecution ng panahon ngayon ay gusto ni Pablo na manabig kayo sa salita ng Panginoon. Okay, unti-untiin natin yung mga salita. Sa New Standard Version, ang ginamit pong salita ay long for. Ito po ay isang aorist imperative of a Greek word epiphaktos theou, which means to crave. Okay? Yung merong matinding pag-mimithi itin ng labis, yung nananabig pa. Okay? Ang ibig din po sabihin ng crave ay desire o pagnanais o hangad. Okay? So, yan po ang ibig po sabihin niyan sa wikang Grego, long for. Okay? And then, ano ba ang ibig sabihin po nito? What he's talking about here is a compelling craving. Okay? Talagang naghihimok sa inyo o nagpipumilit, pumupwersa sa inyo na talagang manabig kayo. Okay, yung pong ibig sabihin ng sinasabi ni Pablo na long for. Okay? At kagaya po ng sinanggit ni ng Salmo sa Psalms 42 verse 1, sabi niya kung paano humihingal ang usa sa pagkabuhaw sa tubig ng mga batis, na hindi humihingal ang aking kaluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. As the deer or hart panted after the water brooks, so panted my soul after. So alam natin kung sa'yo takbo ng takbo. Ama, pagkaw ba tumakbo, ano naman kaya sa'yo? Mauuho ka. Kung paano siya nananabik ang usa sa tubig, gengi ng kanyang kaluluwa. Okay? So yan po makikita natin dito na itong pagkabuhaw na ito o pagnanais na ito ay consistent, paulit-ulit at hindi nagsasawa. Okay? Parang hindi ka satisfied. Pero ito po makita natin yung satisfied ka for a moment, pero next time, uulit ulit. Diba? Parang si Sammy, sabi nga si Jete, eh si Jay ay Jete, after ilang oras, Jete, ang lakas eh. Diba? Kaya bumibigat siya. Okay? So, yan po ang pagdaya ng masyasabi kung paano ang bata na bagong silang ay naghahangal ng pure milk. Ganon din po tayo. Kung paano ang usa, napapagod kayo, napapagod din sa buhay. Takbo kayo ng takbo sa mga nito. Dapat magkaroon din kayo ng pagkauhaw. Pananabig pa ulit-ulit yan sa salita ng Panginoon. Okay? So, ito pong nanais ni Peter. Peter is demanding a strong
has a consuming craving as that which should be the experience of the believer. Ito ang dapat maranasan nyo. Lagi kayong nanganabik. Nasasabi kayo. Diba? And isa sa mga kain, oh, kain tayo, eat all the way. Ah, parang magpapagluto na ako. Sasabi mo, okay. So, ganun din tayo. Araw-araw, talagang nananabik tayo. Eat all the way to, wala. Okay? Pero, nakakalungkot po sa society po natin, ano po ang kailan ninanais yung mga mali at mga unhealthy tulad ng ano? Drugs. Ha? Pag-inom. Takang nagiging abit na sila, nanginginig na sila. Nananabik sila. Tama? Pero ano sabi sa atin bilang mga nananampalataya? Manabik tayo saan? Sa fighting. Sa ano yun? Fighting na yun? Is to pray for the pure milk of the word. Kaya ito po ang nais natin. Ang salita ng Diyos. Okay? Ano natin na hindi healthy ang mag-inom, mag-drug, mag-gerilyo, o anumang bisyo. Very damaging po yan, makakasira sa inyo. And also tummy. Sabi na ikapag pinsala niya, ikasisira niya. Pero sabi sa atin, ng Panginoon, sabi ni Pedro, manapit tayo sa pure milk of the word. Okay. So tingnan natin yung word na pure. Okay. Kanina, long for. Okay. Yung craving, ibig sabihin nyo, desire. Ayan ano yung pure. Ang ibig po sabihin ng pure ay actually uncontaminated. Sabihin ay hindi nakakawahan, hindi siya na, nakukurap, hindi siya gulok, panis. Tama? Hino ka ba ng panis na dakas, di ba? So, usually kasi, sa Old Testament, sa Septuagint version daw, ang gamit po nito ay usually pang mga farm product. Yung mga corn, grain, oil, wine, and milk. Designated po yan sila na purity ng isang product. So, sa case po na ito, inihahambing po ni Pedro ang salita ng Panginoon sa milk, okay? Uncontaminated po, unadulterated. Sabihin, hindi nahawahan, hindi nakukontaminate, okay? Kaya, pure po siya, okay? So, anong klaseng brand ng milk of breast milk? O cow's milk? Nanay ko makulit eh. Sabi ako raw ay allergic sa cow's milk. Kaya raw baka raw si Sammy ay allergic. Hindi nga cow's milk. Kau ba si CJ? Breast milk yun. Alam, pasensya na, 90 years old. Cute. Baka raw, lagaya kay, sa akin, si Sammy. Kasi raw, allergy ako sa cow's milk. Eh, cow's milk yung binigay mo eh. Si CJ ka mo, hindi cow. Cow is breast milk. Anyway, bakit tayo napapatawa mo? Anyway, sa inyo dito ay pure milk of the word. Okay? So, yan po ang makikita natin. And then, tingnan natin yung salita naman na of the word. Okay? Little phrase of the word. Ang ibig po sabihin niyan, kung tatranslate natin, titingnan nyo sa Greek, ang term po niyan ay ibig sabihin niya logikon. Okay? Iti-iti. Kaya, di ba sabi siya yung salita ng Diyos ay parang pagkain. Ina-digest natin unti-unti yung word. Yung long for, pure, and then yun naman ay of the word. Okay? So, yung word na logikon ay dalawang beses lang natin makikita sa Bible. Ito nga yung makita natin sa 1 Peter chapter 2, okay, verse 2, at saka sa Romans chapter 2, 12, verse 1. Okay? Ano yung sinasabi sa Romans 12, verse 1? Sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinapamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kaabagan ng Diyos, sa harap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaya sa Diyos na siya inyong katampatang pagsambaw. So, we can do this ay reasonable service. Okay? So, dito makita natin na yung word na logical ay yung word na reasonable o katampatang
pagsamba. Kaya po makita natin sa ibang translation, sinasabi, your reasonable service of worship. Okay? And also, makita natin, kaya kung i-define natin ito, i-define as spiritual. Sa ibang translation, ay your spiritual. Okay? Or reasonable worship. Okay? So, again, babalik ulit tayo, yung logic po nito. Ang original word po, logikon, ay connected po sa logos, word, or speech. Ibig po sabihin ito, literally, it means belonging to speech, belonging therefore to reason, speech being the product of reason, eh kaya po tayo nagsasalita ay dahil may reason tayo o nananatwiran tayo, so we would trust, okay? And then sa Greek philosophy, ang tawag po nila dito, the Greek word would say a man was a sulogikon or a rational being or a reasonable being. So ang tao daw po ay may talino, may katwiran, eh. Na yung aming kasama sa bahay, lagi nangangatwiran. Eh, kasi na. Tama naman siya. Lagi siya nangangatwiran. Eh, kaya lang, hindi sa mali. So, lagi siyang may reason, fair. May katwiran siya. Okay? So, yan po ang tao. Ang sa Greek ay rational being siya or reasonable being. Okay? Alam niyo ba na ang kaibahan ng tao sa mga irrational being na ginawa ng Panginoon ay alam niyo ba? Ay yung kanyang speech. Ang aso, pusa, hindi nakapagsalita. No? Tama po ba ko? Pero kinakausap natin, no? Kaya makita natin, yan pong kaibahan ng tao sa mga ibang nilalang ng Diyos. Hindi sila nakakapagsalita. Okay? Kaya makita natin ang logical ay meant rational o may pag-iisip, may talino. Okay? And also, makita natin, it came then to refer to the inner part of the man, ang loob niya, it took on the meaning of spirituality. Kaya yan pong kaibahan eh. Kaya, ang tao lamang, pag namatay, pwede siyang pumunta sa langit. Pag hindi naman siya nakakilala sa Panginoon, wala siyang pananampalataya, sa impyerno siya. Kaya huwag kayong maniwala na ang aso, nasa langit din. Meron lang tuturo sa Facebook. Meron lang langit para sa mga aso. Wala silang logikon. Naintindihan nyo? Wala sila. Wala silang rational, wala silang speech. Kaya nga yung logikon ay rational or spiritual. Muli ba? Nakita nyo ba? Okay. So, yan pong makita natin sa kaibahan sa elemento ng Diyos sa physical man na kakaiba sa iba. Okay? So, kaya ang sabi, kung iyan natin, sa-summarize natin, saan tayo maghahangad? Don't for ano? Pure, rational, reasonable, before spiritual. Okay? So, kaya makita po natin dito sa pagtatranslate. Okay? When did the translator choose to translate logical of the words? Okay? Bakit? Ang reason po ay because the pure and adulterated and contaminated rational, reasonable, spiritual milk that feeds the unbeliever is contained where? Saan natin matatagpuan ito? Sa salita. And this is the reason kung bakit i-translate po yun. And then yun, may maganda yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ito po sabi talaga ng logikon is related to logos, salita ng Diyos. At yan po yung makikita natin. So dito makikita natin na ang exhortation po sa atin, okay? I long for, crave for an adulterated pure of the Word of God. Yan ang pakinaisin natin. Kasi, kung titingnan natin yung background, so 1 Peter chapter 1, verse 25, makikita po natin dito anong ginamit ng Diyos para tayo ay maborn again. Datapot ang salita ng Panginoon ay lagi magpakilanman at ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. It is the Word of God. At kaya po tayo naborn again, sabi nga sa 1 Peter 1, 23, yamang ipinanganak kayo muli
hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pagitan ng ano? Salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kita niya? So, kaya tayo nabuhayan yung patay natin. By the way, ulitin ko yung binhi, yung seed. Hindi tutubo yan hanggang di namamatay. Okay? Kaya sabi nga ni R.C. Sproul, ang binhi, lahat po ng binhi ay namamatay, di ba? So, pagyan niya sa lupa, kaya niya dinidilitan para mabunog at mamatay. At pag namatay na yan, nung pa lang siya mabubuhay. Ganyan din tayo. Ang nanay-tatay natin, nabubulok, namamatay. Kaya tayo, mamamatay din. Pero kapag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ito ay bibigyan niya tayo ng buhay, ng kaligtasan, at never tayo. Kaya mithiin natin ito. Ang salita ng Diyos. Yan. Baka naisin natin ang sinasabi ni Pedro. Okay? Now, makita po natin na si Peter pwede niyang pagsabihan ng kanyang congregation sa kanyang letter na pwede niyang sabihin ng ganitong approach. Pwede niyang sabihin, you need to read the word. Diba? Pwede ko sabihin din sa inyo, mga kapatid, magbasa kayo ng salita ng Diyos kagaya ni Paul kay Peter. Sabi niya, habang wala pa ako yan, lukul mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harapan ng mga tao sa pangaral sa pagtutuwa. Okay? Pwede, di ba? Pangalawa, sinabi din ni Paul kay Timothy na study the word. Hindi ka lang basta magbasa, mag-aral ka pa. Kaya pagsikapa mong marap, nasubok sa Diyos, manggagawang walang anumang kaya kumamit sa matuwid ng salita ng katotohanan. Study, di ba? Sumunod, pangatlo, pwede mo sabihin, sabi ng sa akong, meditate on the word. Diba? Pagbulay-bulayan mo yan. Let the word of my mouth and meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Diba? Pwede rin gamitin ni Peter ang sinabi ni Diyos, masabi, meditate on the word. Huwag yung kaligtaan, basahin ang klat, pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi. Upang matupad mo ang lakas ng nasasaloob sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. At pwede rin sabihin niya, yung sinabi ni Paul sa Philippians, sabi niya ay, think on the word. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Diba? At ano pa, sabi ni Paul kay Timothy, teach the word. Ituro mo, ipatupad ang lahat ng ito. Ano pa, sinabi niya rin kay Timothy, preach the word, ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Okay? Pwede, diba? At ano pa sabi ito sa Acts 17 verse 11, search the word, saliksikin nila araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi niya. And also, pwede rin sabihin ni Pedro, kagaya ng sinabi ni Pablo sa Ephesians, take the sword of the Spirit, which is the word of God, which or wield the word. Ibig sabihin, hawakan mo at gamitin mo ang salita ng Panginoon. Isuot mo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. O pwede rin naman, sinabi sa Psalms na hide the word o itago mo, put it in your heart. Ang banal mong kautusan sa puso ko ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Bakit hindi ginamit ni Pedro ang mga katagang iyon? But ko sa ino, ano ginamit niya? Sabi dito, but at the very foundation, yung pinakapuntasyon, alam ni Peter at ang banal na Espiritu, nalalaman ito, yung desire of the word. Okay? My friend, kandahan ko natin. Because if you do not desire it, wala yung pagnanais mong mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo babasahin. Tama?
Kaya hindi niya ginamit yun. Basahin mo, pag-aralan niya. Nag-uumpisa ito mga kapatid sa desire o pagkakas. Okay? If you don't desire it, my friend, you won't read it. If you don't desire it, you won't study it. If you don't study, you won't meditate it, and you will never teach or preach it, and you won't be interested in searching it, at certainly, hindi mo itatago ito sa iyong puso o pangahawakan ito o dalawin. Nagmanan po ba mga kapatid kung bakit ginamit ni Pedro ang salitang desire, long for? Kasi yun po ang sikreto o pasimula ng pag-aaral mo, pagpasa mo, pag-search mo, pagtuturo mo, okay, pangahawakan mo. Okay? So again, ganito magaling si Pedro eh. Bumabalik siya doon to the very foundation. Diba? Ulit tayo sa pinakamatatag. Kaya sabi niya eh, ulit tayo. Sino yung matalino? Tao. Yung nakinig ng salita ng Diyos. Tama? Alam niyo yun? Yung pinakwento ng Panginoon. Sino yung matalino at mangmang? Nagtayo ng bahay saan? Sa batuhan. That's the foundation. Diba na ito kayo? Pero yung isa, nakikita, pareho no. Pero sa buhangin siya, hindi niya kasi sinatupad. Kasi wala namang talagang desire. Wala na po ba? Napilitan lang. Sabi, oh, may kainan to. Lalo na pag-anniversary, parang pagkain. Oh, may birthday. Birthday ni Ikay niyo. Pakay to. O kaya family fellowship. Eh, pagkain lang palang pisikal lang gusto. Ano nangyari? Pero alam niyo, napakaganda na kapag kayo nakapakinig. May sitwasyon sa buhay niyo, ginamit din niyo. Maganda. Minsan na yung sinabi ni ating kapatid eh, narinig niya yung sinabi ko sa Bible, sa pulpito. Ginawa niya, naging maayos sa kanyang buhay. Ikaw yung talaga, yun lang, matangino. Yung pagkatapos mo mapakinggan, ginagamit mo sa pang-araw-araw. Alam mo ba? Ito yung gusto ni Pedro, balik tayo sa very foundation. Kaya mga kapatid, ang aking samo o pakiusap o naisin sa inyo ngayong umaga sa mensahe ito, i-examine ninyo ang inyong sarili, ang inyong puso. Ano na ba ang level ng craving o pagnanais sa salita ng Diyos? Sapagkat dito magsisimula ang lahat ng bagay sa buhay. Absolutely everything. Sa pamilya, sa trabaho, kalooban ng Diyos, kaligtasan ng tao ay nakapaloob sa pagnanais ninyo sa magbasa, na manangan, na isip ang pure news of God. Kaya mga kapatid, this is a challenge para sa atin sa susunod na linggo. Sagutin natin ito. Do I really have a craving for the truth? Ano ba talaga tayong pagnanais? Pagnanasa na talagang alamin ang katotohanan lang. Nagilipanan na nga po yung napakaraming mga maling katotohanan. At then, sad to say, ang ginagamit na pumapasok na si Satanas, nagkagaya na siya. Marami siyang niloloko. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, hindi lahat sa akin nagsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi papasok sa karyanda. Sabi na, sa loob na sila ng church, nag-aaliluya sila, Panginoon, Panginoon na sila. Naggagawa na rin sila ng mga miracle. Tama? Pero sabi ng Panginoon, wala kang relasyon, hindi po kayo pakilala. So, dapat maghangad tayo ng totoo para natin malalaman sa Biblia. Nag-aral tayo, yung nakikinig lang tayo. So, paano tayo makakaroon ng ganitong pagnanasa? Yan po ay ating sasagutin sa susunod. How do you get to the place where you have the knowing, yung pagnanais?
you have that passion, you have that desire. Okay? At ito, paano ito ay magkakaroon ng generate ng ganoong longing, passion, and desire. Ang unang-una po yan, number one, sa susunod na linggo, papatay. Okay? So, bibigyan po kayo, remember your life's course. Okay? So, gabi nyo, kung saan ang galing ang inyong buhay. At yun po ang makikita nyo. Para magkaroon kayo ng pagnanais, passion, and desire na mag-aral, makinig sa pure milk of the Word of God. At ito po ang katunayan at pagtutukang mananampalataya. Yan ang kasiyahan. Okay? So I hope na mapagpala po tayo at nahamon po tayo sa araw na ito sa talagang nakanaisin po natin. Kung kayo ay yayahagi yung pag-araw ng lugo, mas naisin ninyo na makinig ng salita ng Panginoon. The pure milk of God. Tayo po yung mananasin. Purihin ka o Diyos sa araw na ito sa pagkat tunay na napakayaman, napakaganda ng iyong salita. Kung paano ang si Haring David ay tinuring to na higit pa ito sa libu-libong pinto at bilang. At ito yung nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, kaayusan ng buhay. Bagamat kami ay napapagod sa kulatin ng usa. Sa kabila ng kon, Panginoon, ay hanap-hanapin namin ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng comfort. Magbibigay sa amin muli ng sina. Alam namin, patulad din ni Paul, na meron kaming gustong gawin, deep inside ay sundin mo, kalooban mo. Pero dahil sa aming flesh, ay hindi namin nagagawa ang lahat. Kaya Lord, we thank you for your words that encouraging us na talaga. Magpatuloy pa rin kami sa pilot na ang iyong salita ang magpukomfort at pagbibig sa amin ang lakas pang salamat sa pure milk na ito na spiritual na pagkain namin upang kami ay lumakas at maging matalino Panginoon. Gamitin po namin ito ang hakan namin at gamitin namin ito sa amin araw-araw. Nais namin ibalik sa iyo ang papuri, ang pasasalamat at paglalahan sa pangalan ni Jesus.